Magandang araw po sa lahat. Ang tanong ganito, ano ang mas gusto nyo? Ang tinutulungan o ang tumutulong? Ako, mas gusto ko yung tumutulong. Ika nga, it's better to give than to receive. So, nung bata pa ko, lumaki kaming napakahirap. Ako yung tinutulungan. Produkto ako ng tulong ng maraming tao. At ang isang hindi ko makalimutang tumulong sa buhay ko, ang aking maestro sa high school, ang aking principal, Dr. and Mrs. Igmedio Cariaga. So ngayon, na nasa kalagayan ako na tumulong, wala na akong ibang hangarin kundi tumulong. So itong channel natin ito, nasimulan ito dahil nga pagtulong sa mga nangangailangan dito sa Mindanao, specifically sa mga indigenous people at saka mga Muslim na mga kapatiran natin sa Mindanao. Okay, katatapos lang yung ating water system project sa Muslim Iranun, sa Sitio Bambang, Barangay Pantar, Banisilan, North Cotabato. So, habang ini-enjoy ko pa yung ligaya dahil for more than 100 years since na na-establish itong community na ito, wala silang tubig. Ngayon lang. At dahil ito, una sa Diyos, sa inyo, suporta ninyo mga subscriber, kaya maligayang maligaya ko. Kaya lang yung ligaya ko, medyo naputol. Bakit? Itong partner natin sa Cotabato, si Mr. and Mrs. Abbas Kalim, mayroon silang masamang balita na naman. So ano yung masamang balita? Sabi niya, Sir, may dalawang Muslim na naman na namatay sa kalapit na bayan. To be exact, Sitio Marabuhay, Barangay Bao, Alameda, North Cotabato. Isang liblib na lugar din. Ang Banisilan, yung unang project natin, at Alameda, magkalapit bayan lang, magkapit bayan. So, kung ano ang nangyari sa Sitio Bambang, nagkaroon ng water poisoning. The same thing ang pangyayari dito sa Sitio Marabuhay, sa Alameda. Ganon din, ang source ng tubig nila, balon. For more than 100 years, yun na yung source ng tubig nila. Kaya lang, itong taon na ito, parang nagkaroon ng peste sa lugar nila, dumami yung atake ng rats or ilaga. So yung mga tao, napilitan na naglagay ng hilo or lason para sa daga to protect yung mais. So hindi nila namalayan, yun na yung lason ng daga na punta sa balon. So, the same, nangyari sa Sitio Bambang, ganon din ang nangyari dito sa Sitio Marabuhay, nakainom sila sa balon nila na sa matagal na panahon, okay naman. Kaya lang dahil sa ganon, kainom sila. So, dalawang magkapatid ang namatay, may tatlong bata na naapektuhan din, nadala sa ospital, mabuti na lang at naagapan, buhay yung tatlong bata. So, ito na. Nalungkot na naman ako kasi akala ko wala nang mamamatay na kapatiran nating Muslim Iranun nang dahil sa maruming tubig. Eh katatapos lang natin yung project sa Sitio Bambang, only to find out, meron na namang namatay na dalawang Muslim nating kapatid sa Sitio Marabuhay. So anong sinabi ko kay Abbas Kalim? Okay, kung ano ang ginawa natin sa Bambang, let's pray to God, to Allah, na gagawin din natin dyan sa Sitio Marabuhay. Okay. So, we need money. Okay, let's start to pray. Sabi ko kay Abbas Kalim, so we're praying right now. Kasi, ang lahat ng ito, depende sa blessings ng Diyos o ni Allah. Okay, so, as I start ito, merong mga mission offering ng isang maliit na church. Yung church ng aking kapatid, retired Master Sergeant Warlito Macanas, yung wife niya, Pastora Linda Macanas, mayroon silang maliit na simbahan sa aming farm. At ibinigay nila ito, mga mission offering. So,
Maliliit lang na amount. Sample ito, mission offering 139. Galing ito sa ordinaryong member nila 126. So sinsilyo pa nga yung iba, oh. 189. Ito naman 918. So total nito, binilang namin kanina is 3,028 pesos, ano? Yes sir. 3,028 pesos. So ito na yung panimula seed money, kung ano, seed money para sa Sitio Marabuhay potable water system project. Okay. So magkano ang kailangan? Kung i-compare natin sa Sitio Bambang, tatlong cluster of houses ang ating na napatayuan ng patubig. Umabot tayo doon ng 100,000 plus. That is 60 families sa buong Sitio Bambang. Dito sa Sitio Marabuhay, mas malaki. Mas malaki ang population. May tatlong cluster ng houses. Bawat cluster ng houses is 60 families. So, 180 families. So, lahat sila nangangailangan ng tubig. Okay? So, ang i-priority namin yung isang sitio na may namatayan. Ang tawag dito is Purok Silungan, Sitio Marabuhay. Yan na. So, kinumpiyot na ni Abbas Kalim ang magagastos, umabot ng 40,000. So, sabi ko kay Abbas, okay, magsimula tayo sa cluster of houses, sa Purok Silungan, kung saan naman tayo, we need 40,000. Kaya lang, later on, itong dalawa pang cluster of houses, another 20,000, another 40,000. So, ang total cost, projected cost, para mabigyan ng malinis na tubig itong Sitio Marabuhay is more or less 120 pesos. So, meron na tayong seed money, 3,028. The rest belong to God. Belongs to God. So, it's not my problem, yung pera, kasi alam ko ang Diyos, He owns everything, I'll just wait for Him. Sinabi ko na, go signal ko na kay Abbas Kalim, magkanbas na siya, and we'll just wait for God's move para masimulan ang project. Okay, let me share sa buhay ko, nung nasa servisyo pa ko, ang pinaka malaking water system project na nagawa. Yan sa Maranao Muslims na tinulungan namin sa Barangay Dilabayan, Kauswagan, Lanao del Norte. Ito yung MILF camp ni Commander Bravo. Ito yung nasira, nasalanta nung all-out war nung year 2000. So nangangailangan sila ng patubig, kaya lang napakalayo yung source ng tubig. It's 7 kilometers away. It's a very big spring, yung talagang grabe. Kaya lang malayo. So nung plinano, it needs 3 million pesos ang kailangan para mapaabot yung tubig from a spring 7 kilometers away, pababa, gravity nilang, papunta sa kampo ni Commander Bravo, Barangay Dilabayan. So again, by faith, ito na yung parang pundasyon ko ba? Kasi kung nagawa ng Diyos yung 3 million, eh madali lang itong 120,000. So what happens, yung 3 million? Walang-wala kami. Lumapit ako sa isang church. Yung pangalan ng simbahan dito sa Cagayan de Oro is Christ Commission Fellowship. So, ito, this is a nationwide church, international lang ha, one of the richest churches in the Philippines, mga generous ang mga members nito. So, pumunta ako sa simbahan nila sa Cagayan de Oro, pinagsalita ako ng 5 minutes. Ganyan ang CCF, napaka ano nila, organized. So, 5 minutes. So, nagsalita ako ng 5 minutes. After 5 minutes, umalis na ako, not expecting much, kasi anong magagawa ng 5 minutes? But to my amazement, gumalaw ang Panginoon, gumalaw ang Holy Spirit, tinatch niya ang mga leaders ng CCF,
nagbigay sila ng napakaraming tulong sa barangay Dilapayan. Okay? To make the long story short, ang isang member ng CCF noon, yung CEO and President ng Unifruti Tropical Philippines Incorporated, yung kumpanya na pinagtratrabahoan ko ng as security consultant ngayon. So, as early as year 2000, may connection ako sa Unifruti. So, yung Christ Commission Fellowship plus Unifruti, they give that all-out support hanggang na, na-raise yung 3 million pesos na paggawa yung water system project para sa Muslim Maranao nating kapatid sa kampo ni Commander Bravo. So, yan po. Hindi ko problema yung pera. I believe God will provide. Mga subscribers, just continue to pray. Shout out ko si Sister Eva Orsal. And then, marami pa, alam ko, yung mga loyal subscribers, pagdasal lang natin na ang Diyos na lang mag-provide para masimula na natin. Ang target namin na Abbas Kalim, last week ng August, simulan na namin ang project nito, and by the first week of September, yun na, patapos na. Ito yung magsilbing, I will be celebrating my 62nd birthday on September 6. Ito yung birthday gift ko sa mga kapatid nating Muslim Maranao, Muslim Iranon sa Sitio Marabuhay, Barangay Bao, Alameda, North Cotabato. So, yun lang po. See you next video.